sundan nyo lang po guys itong tutorial po na ito at talaga pong malalaman po ninyo kung ano po ang magandang gawin. Okay, sa una-una lang po, maghahanda po kayo ng alcohol na ganito po karami. Yan, intindihan nyo guys, ganito karami. Ilagay nyo na po yung alcohol sa isang lagayan. And then, next natin gagawin is ibabad po natin yung ilalagay po natin na julen. Okay? Asahin kasi guys noon is Imperador Light. Alam nyo guys, the Imperador Light yung litro or long is mayroon po nung parang julen na maliit. Yun po ang inilagay ko sa akin pong inaalagaan. Ayun, alam nyo guys, is almost 20 years. Ayan, 20 years na po ako na mayroon po nung ganon. Kasi high school pa po ako ay naglagay na po kami na mga kaklasiko. Kami kasarili lang po namin kasi nagkakahayaan po kami. Is kami na po yung naglalagay sa sarili po namin. Hindi po kami nagpapatulong, hindi po kami nagpapahawak po sa iba. Kasi kami na po ang kusang nagtutusok sa sarili po namin. Okay, ibabad na po natin. Okay, yan po, halimbawa po yan, nakababad na po at least kahit 15 to 10 minutes is okay na nakababad po yung ating pong ilalagay po sa ating pong inaalagaan. Okay, siguraduhin lamang po guys na napakalinis o malinis na malinis po ang inyo pong kamay bago po kayo gumawa ng ganitong bagay. Kailangan halos ihinaw nyo na po ng alcohol, yung natitira yung alcohol, talagang ipunas nyo na po mabuti. Okay, next natin gagawin is itong toothbrush, puputulin nyo po yung dulo. And then, ang pagbilog po ito po guys ay example ko lang ha. Hindi po talaga ito yung as in yung butas niya. Okay, ang pagbutas o ang pagtilos po is yung pabilog. Yan, hindi siya po siya palapad na istalim po toothbrush siya. Pabilog din po siya na kahugis po ang bilog is isusukat po ninyo yung jolen o kung ano pa man yung po yung inyo pong ilalagay doon sa bilog ng toothbrush. Naintindihan nyo guys, dito patilos and then sa hanggang sa paduha hanggang sa pinakang dulo na po is siguraduhin nyo na kasya po yung jolen na inyo pong ilalagay. Naintindihan nyo guys. Kasi ganun po yung ginagawa. Ang ginagawa po kasi nung iba is tinitilusan lang po dito and then palapad na po yung parang ganito. Hindi po yun po pwede. Next natin gagawin, ito pong toothbrush po na ito is ibababa din po natin or atin po siyang punasan ng alcohol, lahat ating hugasan po para maalis po ang lahat po ng bakterya o ang mikrobyo po na nakalagay po dito sa ating pong mga ilalagay. Kailangan talaga po malinis na malinis. Okay, mag-umpisa na po tayo. Okay, halimbawa po is ito. Ayan, halimbawa lang po is ito po yung inyo pong mga inaalagaan. Ang gawin nyo po is hilahin po ninyo, ayan intindihin nyo guys, hilahin po ninyo yung pinakang balat at nakikita nyo po napakarami pong ugat doon na maliliit, may malaki, may maliit po. Hindi po natin may iwasan na makuha o mapatid po yung ibang mga litid doon sa ating pong mga inaalagaan kasi nga napakarami pong litid. Sa paglagay po nito is para po siyang iiwas na kasi yung mga litid doon is madulas. Kapag tinusok mo siya, kusa siyang umiiwas. Okay? Hilahin po natin ito at siguraduhin na tusok hanggang doon sa dulo. Okay? Sundan nyo po ito guys. Huwag nyo po nga skip. Okay? Halimbawa, nahila nyo na po ha. Okay, itutusok nyo po ito doon. Hindi, ang gawa kasi nung iba is pagkatusok doon sa kabila, sa dito, is okay na. Hindi na po tinutuloy doon sa dulo. Hindi po yung papasok kasi may matitira pong butas doon na nakasungaw po itong julen. Kailangan po ganitong ganito po. Halimbawa, nabutas nyo na po. Siguraduhin po na yung laki ng balat na ating ilalagay is sakop na sukop po o walang kasub o walang hindi makikita yung jolen po na ating ilalagay. Okay, itusok po natin yan ganyan po ha, ganyan. Ganyan ang pagkatusok sa pinakang balat. Hindi po pwede yung itong balat lang ng kabila ang ating pong nabutas. And then, huwag nyo po muna nga aalsin. Siguraduhin po ninyo na nakaready na po. Nakaready na yung ating buletas o ng ating ilalagay po. Okay? Halimbawa, bunutin nyo na po. Hindi, ilagay nyo na po kaagad yung ating pong kanina. Okay?
Next, ganyan po ang mangyayari. Wala pong makikita na kung ano man po na balat. Kasi kapag kanilagay nyo na po yun, iskusa pong titikom yung pinakang balat po na may butas. Kasi kung ang gagawin nyo po ninyo is ang may butas lamang po is yung pinakang kabila, hindi po yung pwede kasi hindi po lalampas po sa pinakang loob po yung pinakang bulitas po ng julen. Yan ay intindihan nyo po guys. And then yung kabila po, halimbawa ganun din po ang mangyayari kung kasi ang style po ng ginawa ko po is dalawa, is magkataliwas po siya, mag hindi sila pantay. Yan, dalawa. Ganun po ang ginawa ko. Basta kasi naman po yung ugat, hindi po may iwasan nyo kasi may maliliit po doon na part. Pero kusa po yung umiiwas. Kusa po yung umaalis. Huwag lang po matamaan yung pinakamalaking ugat po. Basta siguraduhin lang po, malinis po. Wala pong masasabi po natin bakterya na makakapasok po sa atin pong sa inyo pong inaalagaan. Ang kailangan lang po guys is mag-ready po kayo. Ito po guys is hanggat hindi po gumagaling, kailangan po kayo uminom po ng 2 beses ng antibiotics. Amoxicillin or mipinamik po. Magkasabay po yan sa umaga at sa gabi. And then ito po, nagtatanong po yung iba, ilang araw o ilang days o ilang linggo niyan pa ba pwede mapakinabangan po muli kapag kayo po yung naglagay nito? Ang sa akin pong pinakamatagal is 2 weeks. 2 weeks po is okay na. Medyo wala ka nang nararamdaman po nun. Pero yung ilalim po nun is meron pang konting natitirang sugat. Kasi alam nyo naman po yun eh. Kasi kapag hingi po nyo po yung pinakaano, gumugulong-gulong na siya. Pag wala nyo na po kayong nararamdaman is okay na po yun. Wala na po kayong sugat nung kahit sa ilalim. Ready, ready to fight na po ang mangyayari. Okay na po yun. Maraming salamat po. God bless.